So natin sa Psalm chapter 50, apat na verses lang ito, from verse 12 hanggang 15. Psalm, mga awit, 12, chapter 50, verse 12 hanggang 15. Okay, verse 12, sabi niya dito, kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karni ng mga turo, yun ba'y aking pagkain? At yung bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ang handog ninyo sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako ang lagi ang tatawagin. Kay aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Palayan nawa ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kami po'y nalangin. Nagpasalamat po sa tanghaling ito. Thank you so much, Lord, na we have this privilege once again as a brother and sisters together in this place para kami, Panginoon, mag-celebrate ng pasasalamat din sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat kapatid na nandito. Niling ko, Panginoon, na ihanda mo ang bawat sa amin, sa aming puso at isipan. Anuman, Panginoon, ang nakakasagabal, we want to surrender it before you upang kami, Panginoon, kalugod-lugod na magpuri at magsamba dyan sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat na ito. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Nagagalak ako at natutuwa na kasali ninyo ako sa inyong celebration sa ating Thanksgiving Day. So, hindi ko natuloy alam sabihin ang introduction kasi sabi ni Brother Romel kanina, hindi daw ito paligsahan. Pero kung may paligsahan, isa lang nanalo doon para sa akin. Alam niyo kung sino? Sister Jane. Kasi yun ang inaabagan ko na marinig yung kanyang sulong busis. Malay ko siyang kinakantsawan. Pwede. So anyway, last Saturday, totoo kami na yung mga adults na kadalo dun, to ang tuwa yung mga taga-Apulid nung kahit nawala na yung taga-Bagyo, but we had a parlor games in the afternoon. Tapos umalis kayo, we enjoy it. Okay, so first time nila kasi yun na makahalubilo yung mga adults doon. So we are hoping na someday, hindi lang mga young people ang mag-fellowship. Na-obserbahan namin na even the adults enjoy it. Okay? The fellowship. So, we are doing it quarterly sa La Union. Naisipan namin na imbitahan yung Baguio at sa Apulid. So, it's good na mayroong fellowship yung matatanda. We enjoy it, kahit ako. So, anyway, this week, tinatanong ako ni Brother James kung ilan ang kasama namin galing ng Apulid. Sabi ko, isa yata yung people. Kasi hindi ko sure kung may sakyan kami. So, God provided us sakyan na isa, kaya isa lang ang nasabihan namin. Si Brother Jesus pangalan niya. Siya ang young Timothy namin sa Apulid. So, halos every Sunday pag may sakyan, sinasama namin siya sa La Union. Buro pa na siya, nakatira siya sa kanyang ate. Kaya hindi mahirap ipaalam. So, all the way siya. Pag sayang kami pumunta, hindi siya pinabawalan ng kanyang ate.
Sabi nga namin, habang nagbiyahe kami, ni-encourage namin yan na magpatuloy ka sa pag-aaral. At maybe someday, you'll be a pastor, you'll become a missionary, magkaroon man ng pastor sa Apulid, ay magkaroon man ng church sa Apulid, sa mga pinag-pray namin. 13 years old pa lang siya, grade 7, but hindi natin naamalayan ng panahon. Saglit lang, di ba? Mamaya, pagbalik ko ka siguro ito ulit natin magkikita, lahat na puti ang buho ko. So, we praise God na sa unti-unti natin na paglago sa ating pananampalataya, meron tayong mga dahilan kung bakit tayo pasalamat sa Panginoon. So, iba't ibang tao, iba't ibang klase ng tao, may dahilan bakit sila nagpapasalamat. Sa ibang mga bansa, hinukonsider na itong holiday. Pero sa ating church, nakakaugalian natin na imbis na sabihin natin na Christmas program, linalagay natin na Thanksgiving Day. So, maraming dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat. Kung sa ibang bansa, napakahalaga yung Thanksgiving sa kanila, sa Canada, sa kanila mahalaga ang Thanksgiving. Sa US, mahalaga sa kanilang Thanksgiving. It's a federal holiday. Dito sa Philippines, meron ba tayong Thanksgiving as a nation? Wala, no? Okay, so, anong kapalit ng Thanksgiving? Usually, nag-iipon-ipon yung mga Filipino during Christmas. So, sa US, pag Thanksgiving, napakahalaga ito sa kanila. Kasi inaalala nila nung yung mga pilgrims galing ng England, pumunta sila sa sabi New World ang tawag nila noon. Hirap pa noon kasi una silang pumunta doon. According sa history, yung mga American Indians at saka yung first harvest ng mga pilgrims, sinilibrate nila ito doon. Actually, sa nabasa ko, mas marami yung American Indians na nakipag-celebrate doon sa mga pilgrims na nagkaroon sana ng first harvest. Ang hirap ng buhay noon ng mga pilgrims. Actually, may mga namatay pa sa kanila bago yung panahon na yon. Nagutom sila because of walang harvest. Kaya nung nagkaroon ng harvest, nagpasalamat sila. Kaya very significant ito sa kanila. Sa kanilang history. Although sa atin as a nation, wala tayong Thanksgiving, aywan ko sa family natin. Usually, parang okay lang sa atin na paano natin? Parang family reunion yata. Kasi doon tayo nagkakaroon ng fest sa pagkain, nagkaroon tayo ng reunion, doon tayo nagkakaroon ng fellowship. So, sa church, ganito nang ginagawa natin. Pag may Thanksgiving, may food festival, may pagkain palagi. Walang pagkain kasi parte yan ng celebration. Maliban doon sa pag-worship, of course, sa pinaka-core natin, yung magpasalamat sa Panginoon. Ang nakikita ko, pinakadahilan, yung faithfulness ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya throughout the year. At magpapasalamat tayo na sa susunod na taon, muli, ang Panginoon bigyan tayo ng muling masaganang buhay, hindi lang material but spiritual na pamumuhay. Yun dapat ang sentro ng ating pagpapasalamat. Tutuyo yung lalamunan ko. Pwede ba akong mag-request ng tubig? So, isa yan sa mga nakikita kong dahilan kung bakit at iba't ibang mga churches nagkakaroon tayo ng Thanksgiving. Unang-una, for His glory. Then, of course, para sa atin bilang mga magkakapatid, doon tayo nagsiselebrate, doon tayo nagkakaisa, doon anuman mga problema, yung mga nakalipas, ano po man dyan, nakatutok tayo doon sa magpasalamat sa Panginoon yung kabutihan niya sa atin.
Alam ko na maraming pagsubok, pero mas marami yung biyaya na dapat natin pasalamatan. So, I believe, isa yun sa mga dahilan. Kahit yung mga mananampalataya sa Old Testament, sa New Testament, walang iba silang pakay sa kanilang pagpasalamat sa yung pagbigay, papuri sa Panginoon. Sa text natin, sabi dito, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. At pangakong handog ninyo ay tutuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tatawagin. At kayo aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Yun ang pinaka main verse natin na sa mga Israelites. Thank you. Natuyuan ako ng tubig. Akala ko kasi nanggabihan ako alas alaw na ng umaga. Yun na rin yung albasal ko, sabi ko kaya ko. Pero pagdating ko dito, parang nagugutom ako, hindi ako sanay. So, anyway, kaya siguro natutuyan. Yan ako nag-request ng tubig habang nagsasalita. At parang nanginginig yung tuhod ko. Tanda niya ito ng katandaan. Kasi nag-drive ako from Tarlac, pagdating sa gitna ng Marcos Highway, nangabit yung tuhod ko, parang iba na yung apa ko. Pahinga ako ng saglit kasi sunod-sunod yung mga truck. Ayaw kong sumunod dun sa daming truck. Nag-overtake yung mga iba. Pinauna ko na muna. Siguro mga 10 minutes nag-stretch. Ayaw kong pilitin. Baka sabi ko, mag-break ako. Hindi na-break yung pakiramdam ko. So anyway, salamat ako sa Panginoon na kahit tayo malapit ng mag-senior citizen, 2 taon na lang. Kaka-drive pa rin. Naka-drive pa rin ng kuliglig. Naka-drive pa rin ng tricycle. So isa yan sa mga pinakapasalamatan ko sa Panginoon. Nakapunta pa sa La Union every Sunday. Nag-drive ng sometimes, pero pag walang service, magsakay kami sa bus. Nung last Sunday, nagsakay kami sa bus, enjoy kami ni Miss. Di ba mas maganda? May driver tayo. Kasi pag noon, nung mga bata pa nag-drive, enjoy. Pero pag medyo tumatanda ka na, sabuti pa magsakay. Sabuti may driver ka na. So anyway, maraming dahilan kung bakit dapat tayo magpasalamat. But this time, ang naghihintay ako ng topic galing dito sa church. Saan ko na kayong topic? Kasi every third Sunday talaga dito ako nag-preach. Meron na kaya. Nung nag-text ako, ay nag-message ako sa messenger, wala pa, ako palang hinihintay. Okay, sige, di mabuti. Dahil meron na rin ako nasa mind, nasa isip kung ano ang topic ngayon. The benefits of Thanksgiving. And by the way, sa last Sunday of December, meron din kami Thanksgiving sa La Union. Baited kayo lahat, if you have time, at a time. At ang guest speaker namin, kasi nung una kami nag-meeting ng October, sabi, dito lang tayo kukuha ng speaker. Nung last meeting namin, wala yung isang elder. So yung mga nandoon na mga elder, mga adults, napagkasunduan namin na yung isang elder, siyang speaker. So, nung chinalis namin, umuki naman siya. So, kung kilala yung si Brother Peter, siyang speaker namin. So, isa yan sa mga elder na inaasahan namin na magpapatuloy sa gawain doon kasama ni Brother Tony. So, anyway,
Ang gusto kong bigyan ng pansin sa ngayon, the benefits of Thanksgiving. Actually, napakaraming benefits pag tayo nagpasalamat. But nagpili lang ako ng 5 sa acronym na Puso Heart, H-E-E-R-T. Para kung hindi nyo may maalala yung message ko, at yung puso, maintindihan nyo. Maalala nyo. Okay? So, puso. Yung acronym. Yung mga benefits ng Thanksgiving Heart sa Tagalog, sa English. So, alam natin kung ano yung puso. Pag sinabing puso, literally, yung nagpapam sa dibdib natin. Pero sa ating personality, pag sinabing puso, yung compassion natin, yung pag-ibig natin, yung feelings natin, yung sentro ng ating buhay. So lahat na ginagawa natin, pag nasa puso, mas madaling gawin. Mas madaling intindihin. Okay. Pag galing dito. Anuman na larangan sa ating ginagawa, pag galing sa puso, hindi mahirap gawin. Most of the time, masaya tayo. Kasi hindi ka napipilitan. Okay? Hindi ka basta lang gumagawa ng walang rason. So, lahat na bagay na ginagawa natin pag galing sa puso, maganda ang resulta. Masaya ka. Masaya tayo. Kaya yun na lang ang siguro makalimutan nila natin kung anong ibig kong sabihin dito sa acronym. Yung puso na lang, intindihin nyo. Okay, heart. Okay, so ito yung mga benefits ng Thanksgiving. Thanksgiving, letter H, helps us to bring our will, submission to God. Helps bring our will to submission to God. In other words, yung pagpasalamat natin, ito'y tumutulong sa atin na yung kagustuhan natin, mapaisilalim natin sa kagustuhan ng Diyos. Even ang Panginoon Jesucristo, nang siya'y nandito sa lupa, sinabi niya yan, "Not my will, but yours be done." So, alam ko na marami tayong mga gustong mangyari sa ating buhay. Mga pangarap natin sa family, sa work, sa ministry. Pero pag yung kagustuhan na yan, dahil lang sa iniisip natin, na uuna natin yung will natin. Na, kumbaga, ito ang kagustuhan ng Diyos. Minsan nakakapantay yung will natin. Hindi pala ganon. Dapat yung will natin, dapat sa ilalim, sa kagustuhan ng Diyos. Kasi pag, yun dapat ang mag-remind sa at pag tayo nagpapasalamat, yun ang isipin natin. Dahil pag na-reverse natin na yung gusto natin, nababaliwala natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, kaya mo kayo magpasalamat? Nagaling sa puso? Ang hirap. Okay? Sa 1 Corinthians 1:4-8, tingnan natin. I think mayroong sinabi sa puso po dyan. 1 Corinthians 1. Sabi ito ni Apostol Paul, "Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa magitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo umunlad sa lahat ng paraan
maging sa pananalita o kaalaman. So ito ang sinabi ni Apostol Pablo, na lagi siya nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala sa magitan ni Kristo Jesus. Okay. So yung pakipag-isa natin sa kanya, sabi niya, umuunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita o kaalaman. So, unang-una, pasalamanat na natin kung sino tayo in relation sa Panginoon Diyos. Dahil pag yun ang nauna, yung mga kagustuhan natin, although sometimes nangingibabaw, marirealize natin na doon pala tayo sa baba. Ang sabi ni Apostle Paul, kayo'y umuunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita o kaalaman. So ito'y pinapasalamatan ni Apostle Pablo. So sa ating pagsasalita, sa ating mga kaalaman, ito yung sinabi ni Apostle Pablo na dapat natin pasalamatan yung pakikipag-isa natin kay Kristo. So, may mga time na bilang mga mananampalataya, nakakaligtaan natin yon, na yung dunong, yung kaalaman, yung pala, lahat galing sa Panginoon. Maybe because of ano pa man ng mga yung mga material things, yung mga trabaho natin, yun palagi ang kuya natin. So, all through the day, diyan palagi nakafocus yung ating mga gawain. Minsan, praise God kung sa pagising nyo, pinapasalamatan nyo ang Panginoon. Praise God na pagdating nyo, pinapasalamatan nyo ang Panginoon. Na praise God na pag yan ang palagi hindi nawawala sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Pero dahil sa sobrang busy natin, nakalimutan natin na ang Panginoon pala, siya ang merong akda. Nakalimutan natin na magpasalamat. So, help us. Helps bring our will to submission to God. So, yung pasasalamat, isa yan sa mga benefits na makikita natin. Then sa letter A, Thanksgiving energizes us when we are wearied by circumstances. Yung pagpapasalamat, siya nag-i-energize sa atin. Pag may mga circumstances na tayo yung nag-aalala. Yeah? Karamihan sa atin, madaling i-handle pag yung trials, okay lang. Kaunti lang. Pag may sakit, ubo, okay lang. Pag may sakit-sakit ng ulo, okay lang. Kasi may rin. Usually naman nangyayari ito sa akin. Pero pag yung nararanasan natin, pag sakit malala na, naapektuhan na yung ating emotion. Naapektuhan na rin yung ating physical. Garoon tayo ng physical strain. So, ang malala pag meron ng sakit. Okay. Kasi pag meron kang sakit, problema financially. So, kaya mo pang magpasalamat sa Panginoon sa ganyan na situation? Dapat. Kahit nandiyan na sa situation na yun, dapat marunong kong magpasalamat. Ayaw ko, kung nasubukan natin yun. We have one member sa La Union. Last Saturday, nag-testimony siya. Talaga yung pagpasalamat niya sa Panginoon, sobrang-sobra. Kasi pangalawa niya na yan na inoperahan sa yan? Colon cancer. At nung, by the way, laki pasalamat ni Sister Marjorie kay Sister P. Kasi nung pumating daw sila sa BGH, talagang nandoon yung support ni Sister P. Sabi niya, I praise God na merong nagpapalakas sa kanya, sa kanyang loob.
na ginamit ang Panginoon para bigyan siya physically ng advice. Nandito ako, ganito, ganyan. So, sa kanyang testimony, siya sa mga nabanggit niya na God used Sister Faye para bigyan siya ng lakas. Yung magpasalamat siya sa Panginoon na babanggit niya Sister Faye. Nandiyan siya, ginamit siya ng Panginoon. So, in spite na ganyan na nangyari sa kanya, hindi niya akalain na bigla lang buwagsak yung kanyang akala niya, sa free na siya sa cancer, kasi I think 7 years ago na-operahan siya sa cancer sa colon, buntis siya. Kanyang kwento, yung kanyang intestine, binubuntis niya yung kanyang anak nasa labas hanggang manganak. Pero pasalamat pa rin siya kahit nasa labas yung kanyang intestine kasi hindi pa dinudugtong, nanganak siya ng normal. Imagine. Pasalamat pa rin. Pasalamat siya sa Panginoon talaga. Nababanggit niya yun. Then, sabi niya, pala parang balat buto. Parang hindi na siya umasa na, although malakas yung loob niya, na God, ililigtas siya. Nakasurvive siya. Then, all of a sudden, last, I think, 2 months ago or month ago, na bigla siyang yung symptoms bigla-bigla na lang is stage 3 na pala yung kanyang sakit. Pero sa kanyang testimony sa ngayon, very positive siya. Kayo, kaya niya ba yung magpasalamat sa Panginoon sa ganyan na situation? Kung dumating sa punto na ganyan, yung pagpasalamat sa Diyos, sense magbibigay sa atin ng energy na magpatuloy. Magpatuloy sa buhay. Kasi yung mga iba, ganito ang mga situation nila, pero kaya nila magpasalamat sa Panginoon. Kumbaga, yung pagpasalamat sa Panginoon, sense magbibigay ng energy sa atin kasi you are acknowledging God na siya ang Diyos na may akda ng lahat. Siya ang Diyos na mayroong kapangyarihan sa lahat. So, napakahalaga na hindi mawala sa atin bilang mananampalataya yung pasalamat kasi in times of trouble, ang Panginoon ang bibigay sa atin ng karunungan, talino, at siya ang magbibigay sa atin ng energy para gawin natin kung ano dapat gawin during the time na kung saan tayo maybe may mga trials sa buhay. Hindi ko alam kung sino dito nakaranas ng matinding trials. Kami ng trials sa aming family. Sometimes ang lulupay-pay din kami ganyan. Hirap pag may mga trials sa family, di mo inaasahan mangyari. Pero nangyari, gagawin mo. Lugulok-lugulok ka na lang sa tabi? Iyak ka na lang sa tabi? Hindi. Salamat ka pa rin sa Diyos. Kung nangyari man yon, at least, ganun ang nangyari. Pero pang solusyon na bibigay ang Panginoon. Ang kinakailangan laman, harapin natin. Salamatan natin ang Panginoon para bigyan niya tayo ng karunungan, energy, para ma-realize natin. Maybe kung ano ang mali natin or dapat ituwid natin. So, ang keynote doon is Thanksgiving. Then, pangatlo, letter A. Thanksgiving align our attention to Him rather than our circumstances. Okay? Yung pagpasalamat, ina-align yung ating attention sa Diyos, hindi doon sa mga circumstances na nangyari sa atin. Sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 17, ating Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 5, a very familiar verses, but gusto kong, sana yung 1 Thessalonians sabi. Sabi niya, magalak kayong lagi.
maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo, Jesus, ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Ito, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo, Jesus, ang lahat ng pangyayari. So, anuman ang mga circumstances, dapat pagpasalamat natin. May alay natin yung sa kagustuhan ng Diyos sa atin. Dahil isa yun sa mga pinakasusi. Okay? Magalak kayo lagi sa pangalan ni Kristo. In all circumstances, pasalamatan natin. Magalak tayo. Okay? Napakahalaga na bigyan natin pansin yun. Okay? Yung pagpasalamat, nandun yung joy. Okay? Yung pagpasalamat, hindi lang joy. Iba pang mga byproduct na makikita natin sa ating Christian life. Susunod yun. Pag marunong ka magpasalamat, hindi lang joy. Maybe the fruit of the Spirit, yung hirap na hirap man yun makita sa atin, it will follow. Pag-umpisa mo ng panalangin at pagpasalamat. So, dapat may align tayo sa Panginoon. Hindi sa mga pangyayari. So, ang pangyayari, iba't iba ang pangyayari na ating naranasan. But, ang Panginoon, nandyan siya. Kung ano kagustuhan niya, align natin sa kagustuhan ng Panginoon. Then, number 4. Letter R. Thanksgiving reminds us to our continual dependence upon the Lord. Thanksgiving reminds us, letter R, reminds us to our continued dependence upon the Lord. Sa 2 Corinthians 9:11-12, sabi po dito, isa natin din, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain ay siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganaing niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami, sa gayo'y dadami ang magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Okay? Nangyari ito sa mga taga-Korinto. Kailangan nila ang tulong during this time. Kailangan na tumulong ng mga taga-Korinto sa ibang mga simbahan. So, pag nakakatanggap tayo ng tulong sa iba, kanino tayo nagdidepende? Yung tumulong o sa Diyos na nagbigay sa kanya ng dahilan para tumulong sa iba? Unang-una sa Diyos. Wala mang Panginoon, alam mo kung sino ang dapat nung pasalamatan. Yung tao na yan, ginamit lang niya ng Diyos para gawing kasangkapanan para tulungan tayo. But bilang mananampalataya, ang una natin isipin, ang pasalamatan natin ang Panginoon. So, ang dahilan dito na sinabi ni Apostol Pablo, na sabi niya, yung pagbibigay nila, ito'y nagbigay ng dahilan na marami pang magpasalamat. So, most probably, ginagamit tayo ng Panginoon na makatulong tayo sa iba. Tayo bilang mananampalataya, may mga tao na, of course, naturally, ikaw ang unang sasabihan. Salamat. So, ikaw ay mananampalataya.
makita mo naman sa tao kung ano yung talagang pinapasalamatan niya. Ikaw ba o ang Panginoon? Kung nakasintro sa'yo, remind them. Ang Panginoon, nagpasalamatan natin. But of course, pag mature sila, pag nagpasalamat tayo sa isang tao, we know na kasama ang Panginoon doon. Maybe after that, natural lang, nagpasalamat sa kanya directly. But later on, praise God. Pero most of the time, ibang mga tao, pag nakakatanggap ng mga biyaya, unang-una yung sinasabi na, I thank God. I praise God. Bago ka pasalamatan. Di ba ganun yun? So, pag ikaw ang nagbigay, ganyan na ang attitude na binigyan mo, matutuwa ka. Kasi naalala niya ang Panginoon na ikaw ginamit na instrument, nabigyan siya, na magkaroon siya. Pag hindi mo nakita sa kanya na ang pinapasalamatan niya, ikaw lamang, hindi niya naalala ang Diyos, masaya ka ba? Hindi ka dapat masaya kasi ikaw isa lang instrumento na ginamit ng Panginoon para bigyan siya. Na siya ang maging, yan ang maging dahilan na siya nagpasalamat sa Diyos. Naalala niya ang Diyos na siya ay lumikha ng lahat, nagbigay sa kanya, nagbigay sa atin ng lahat, siya nag-provide ng lahat. Ganun naman sa ating mga ginagawa. When we give, we are giving God a glory. Ginamit tayo na yung mga nangailangan, binibigyan natin at turuan natin sila. Alam ng mga bata na pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi siya ang nag-provide. Siya ang nag-provide. So, ang pagpasalamat, pinapaalala niya tayo na magdepende sa Panginoon. Hindi kanino man. Hindi sa atin, hindi kanino man. Subalit sa Panginoon. Yun ang ituro natin. Then, panglima, Thanksgiving transform anxiety into peace which passes all understanding. Transform anxiety into peace which passes all understanding. Philippians 4:6-7. Sabi dito, Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng panalangin. May pasasalamat. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa magitan ni Kristo Jesus. So, ito yung panala sa atin. May mga time na madali tayong mabalisa. Madali tayong nag-worry. By the way, iba yung nag-worry, iba dun sa nag-plano ng future. Pag nag-plano ka ng future, iniisip mo ang mangyayari sa future. Pag nababalisa ka, nag-alala ka na hindi naman nangyayari. Yung nababalisa, sabi nga, yung mahilig sa kumbaga sa gift yung prophetic, sinasabi itong mangyayari, hindi mangyayari. Kaya lang, maagi kang false prophet niyan. Kasi iniisip mo itong mangyayari, hindi naman mangyayari, pero nag-aalala ka na. Iba naman yung bilang mananampalataya, bilang padre di familia, bilang yung nagaplano, na dapat mong gawin. Nakaalay niyan, dapat mong gawin, ganito, ganito, ganyan. Iba yung nag-aalala. Iba yung nababalisa. Na nag-iisip ka na kung ano mangyari sa future. Tapos, hanggang napiktuhan ka na, hanggang na emotionally you are affected. Nagkaroon na ng step by step na yon. Hanggang na-depressed ka na because of anxiety. Nagkaroon ng anxiety disorder. You don't like to have it. So, pero, pag marunong ka magpasalamat, huwag mo na isipin yung mga yun. Kasi, hindi naman mangyayari yun. Kasi minsan ang iniisip ng iba, sobrang-sobra doon sa mangyayari, hindi naman mangyayari. Isa sa akin nangyayari din yun. This season, sa aking pag-aaral, sa farm, 5 years na yata ako sa farm,
Farming. Pinag-aralan kung anong mga crops na pwede akong kumita. May mga time ng mga una, talaga sumasalta kami. Kung makabawi ang puhunan, tuwa na ako noon. Una mga una, talo kami. Talo ako. Talo kami. Okay. Pangalawa, taon, medyo break even. This year, medyo okay na. Okay. Alam ko na yung panahon. Ipinag-aralan niya yung panahon, yung timing, yung pag-a-apply ng abono, herbicide, pag-aralan mo lahat yun. Okay. Natutuwa ako sa doon na lang kasi pinag-aaralan ko rin, nirecord ko rin. So this last quarter, ay last year, nakalang naplano ko na yun, magtatanim akong papaya, buo yung papaya ko kasi maganda yung papaya. Kaya lang nagkataon na during those time, nagbaha sa pulid. Tinanaman ko ng papaya, mag-harvest pa lang ko ng gulay, ay ng unang hinog, diyan ang tubig. Sabi ko, sabi pala dito, pag may tag-ulan, baba. For 5 years na kami doon, hindi naman nakakarating doon. Hanggang pag-aaral, okay yung papaya. Kasi kung umulan man ng October, nakaano na ako doon. Sabi nga nila, kumita ka na. Then, ay nagkataon yung SM Foundation, kinawa ako na co-operator magtanim ng mga gulay. Maraming pumunta doon, mga almost 170 na nag-aral doon. Tapos may time also na I was sharing the word of God during pagbago, once a week, nag-iipon-ipon kami. At that time, sabi ko, hindi na ako magtanim ng papaya kasi nagbabaha. So, tinaniman ko lang, siguro 150 square meter. Nag-aala ko na hindi ko na ituloy yung kasi nagbabaha. Yung pala, the following year, hindi nagbabaha. Ay, sabi ko, ay, sayang. Ngayon na sana yung timing. Pero, nag-aala lang ako na akala ko next year babaha. Pero sabi pala, sabi ng mga taga doon, hindi, ngayon lang nagbaha dito for how many years niyata? 15 years. Sabi na, ay, ganun ba? Di, ngayon, nagplano ako na tinaniman ko ng papaya. At maliban doon sa kalahati hektarya. No, mga almost. Di, nung pagkatanim namin, kala ko okay na yung panahon. October, ay November. Sunod-sunod ang ulan. 5 days. Gabi, umuulan na makatanim ko. Alala ako. Sigurado, ayan ang papaya, very sensitive yan sa ulan. After 1 week, tingnan ko, namumula na. Marami yung namamatay. Nawala ko nang hihina. Puhunan ko, talas ng puhunan ng papaya. Nung inisip ko yung sarili ko na failure, para ako nanlulupay-pay. Yung kaibigan ko, pag nagkaroon ng failure sa farm, sige na, walang pira sa farm, tingnan mo. So, kasi sabi ni Villar, mga farmers daw, may hirap. Katanigman sa isipan ng kaibigan ko, mga farmers, may hirap. Pero sabi ko, kung maghirap man tayo dito, kung talagang wala, ibinta natin lupa. So hindi na tayo farmers. Okay? Real estate developer na tayo. Yun lang ini-encourage ko sa kanya. Oo nga no. Sige. So anyway, enjoy yung farming. So sabi ko, mamamatay na yato kasi namumula na. Bibili naman ako ng punla. Late na sabi ko. Pero sabi ko, mayroon pa namang buhay. Bakit hindi ako magpasalamat sa Diyos? Kung yung namatay, 50%, 75%. May nabuhay na 50%. So ang gagawin ko, sabi ko, magpunla ako ulit. Para taniman ulit yung mga namatay. So ko, praise God na mayroong nabuhay. Kahit umulan ng 5 araw, may nabuhay. Kaya, nagpunla ulit ako para punuan yung mga namatay. At although huli na, although hindi napuno pa rin yung buo, pero ang susi doon, nung nakita ko na dapat pasalamatan ng Panginoon whatever circumstances, hindi dapat. Wala dapat puwang yung anxiety natin na walang dahilan, na tayo'y nababalisa sa dahilan na yun. So, yung susi, yung magpasalamat sa Diyos na mayroong natira, may nabuhay, na dapat ang Panginoon is in control for everything. So, darating sa punto sa ating mga buhay na most probably yun, simple lang yun. At least doon lang yun. Pero,
How about kung napakahalaga sa ating buhay na nakita natin, kinuha ng Panginoon. Okay. Dumating sa punto na lahat kinuha ng Panginoon. Kaya pa ba natin magpasalamat? Kayanin mo magpasalamat. Okay. Kayanin mo magpasalamat. Kasi kung ano man yung anxiety na yon, ang Panginoon gagawa ng way. Okay, praise God, Pastor John. Have a nice trip. Okay, gagawa ang Panginoon ng way para tayo ano? Mabuo ulit. Acknowledge natin ang Panginoon. Yung Panginoon is in control of everything. Tayo, temporary lang tayo dito. Okay. Yung mga bagay na yon, pinahiram, pinamanage sa atin, o ano paman, walang dahilan. Okay? So, yung pagpasalamat, dapat, anuman anxiety natin, mapalitan yun. Ng joy, o ano paman, na dapat makita sa atin, bilang mananampalataya. So, ang panalangin ko, yung benefits na yon bilang pinili ng Diyos, bilang mananampalataya, ito'y mapa sa atin. Kaya ayong pagpasasalamat, hindi basta-basta na salita yun. Okay? Unang-una, nakasintro dyan, dapat ang Panginoon Diyos sa ating pag-worship sa Kanya. Ang lahat para sa Kanya. Huwag tayong mag-gather lang dito dahil namaya may kainan. Dahil inibitahan tayo. Dapat yung pag-gather natin during Thanksgiving Day is for His glory. Yun dapat. Para yung mga benefits ng Thanksgiving, ito ay ano, makarating sa puso natin. At yung puso natin aapaw yung pagpasalamat sa Panginoon. Inalangin tayo. Kailang Ama, kami po inalangin. Nagpasalamat po sa tanghali ito. Thank you so much, Lord, na nandito kami upang magpuri at magpasalamat din sa iyo dahil ikaw lamang ang Diyos na dapat namin sambahin at pasalamatan sa mga oras na ito, sa lahat na oras, Panginoon. So ito aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mali, magandang tanghali. Buong akala ko maulan dito ngayon kasi balita may bagyo daraan sa Northern Luzon. Praise God na ganda ng panahon. Masayo nang tumatakbo kami. Ganda ng panahon. So, ganda yung biyahe pag maganda ang panahon. Sama ko si Zion, pero libing daw siya. Sulfate lang ang ikakarga namin. Ma'am Mrs. Oliva, teacher niya daw yun ng kinder. Sabi kasi, gusto na yun pumunta nung Sabado pa, pero sabihin na lang tayo para pamasayang bigay mo lang sa aking panggasolina. Na nag-communicate siya ngayon pa daw tanghali yata ang living. So may nagsabi kasi sa akin maganda daw ang sulfate. Ayaw ko naman natigilan kasi soil analysis namin mga kulang talaga ng ABCs. Lupa namin may repression sa Maynila kung paano nagtuturo yung teacher nila. So, nabalitaan niya. Kasi kaya gusto rin yung pumunta pero nagkataon, nagkasakit. Kundi lang ang kulang sa yung anak niya, hindi siya makapunta ramay daw kay Joel. Transmit nila si Joel. Kaya. So, experiment. Ngayong umaga, yung dalawang linya, gusto kong ibahagi yung sinulat na Apostle Peter. Actually, yung topic nito, isa ito sa mga topic doon sa youth camp na ginanap nung last, November 30 ba yun? October 30 to November 1 ito sa San Jose. Godly living in ungodly world.
ganda nung nila, topic nila. Mali yung pag-apply ng abono. Pinaturo sa akin. Ungodly in godly living. So, pinaka-text nila ay yung sinulat na apostol Peter. So, nung binabasa ko yung sinulat na apostol Peter, so many years na ang nakalipas. Pero makita mo yung mga katotohanan hanggang ngayon nangyari. Okay. Maybe, for most probably, ay basa atin, hindi masyado natin naranasan na susubaybayan yung mga ungodly living ng tao pag hindi ka naman pumupunta sa syudad during night time, hindi mo makikita yun. Kung hindi ka mahilig sa balita, parang napakaganda ang buhay ng tao pag hinunod sa balita. Very fresh, di ba? Pag wala kayong balita, nandun kayo sa isang lugar, nagkatrabaho ka, o kaya ang ganda ng pakiramdam, parang fresh. Pero pag updated ka sa balita, grabe. Kaka-stress. Kasi ang balita ngayon sa buhay, talagang halos, pag hindi ka marunong tumimbang ng balita, ma-stress ka talaga. Napag-updated ka sa mga, meron ka internet, lahat na kabalustaga ng mundo, makikita mo sa kabila ng mundo, katabi mo. Okay. Updated lahat yon. So, yung mga nag-formulate ng topic, maganda. Outcome ng mga young people, kita mo, pag tinuturoan mo sila, nakikinig sila, even yung mga preacher sa preaching contest, talagang tinalakay nila. Sila mismo ang nagtalakay tungkol doon sa ungodly living about doon sa bagong technology. Yung laro na hindi lang mapigilan. Anong laro ba yan? Mobile Legend. Sa yun sa mga example na keynote nila. Sa amin na ako na medyo matanda na, hindi ko na maalam kung ano yon. Doon ko na alam ako ano ba yung Mobile Legend. Kasi hindi masyado ako updated ng Mobile Legend. Pero sila ang nagbulgar na dapat iwasan. Kasi ungodly living. So, maganda yung outcome ng youth camp. Nandun si Jared ng youth camp. Sabi nga ni Jared, sana extension pa yung time, di ba, Jared? Kulang daw. Kulang talaga yun sa kanya, dalawang araw. Hindi, wala na nga paliguan. Meron sana ang ganda paliguan na river, pero nag-debusin na lang doon. Ganda sa maliw na Jared, no? Laki-laki ng river. Kaya lang, pumunta lang doon, manood, at nag-devotion sa morning, parang naglakad lang. Pero sabi ko, sarap sanang maligo doon. Galing ng bundok na river. But anyway, ang ganda ng location kasi yung school na tinuturoan ni Pastor Noel. Doon, siya na nga ang principal doon. Nakabalik na siya doon sa lugar na yun. Lugar ng kanyang asawa. Siya na ang principal doon. Kaya ang ganda nung public school na yun. May CR bawat room, may tubig, flowing water, may washing hand. Oo. Ganda nung lokay. Ay, ganda nung kaya yun. May pathway. Eko, ito nakita kong public school na... Kasi namulatan kong public school. Ang CR, iilan lang. Tapos, hindi ka makai... kanya-kanyang forma sa pag-ihit kasi yung amoy niya nami-maintain. Pero doon, ang ganda. So, ganda yung location. Malamig din. Paggabi, actually, hindi ako nagdala ng kahit jacket at kumot. Doon sa amin, hindi ako nagkukumot. Pagdating doon, linamig ako. Iba klase dito. Mataas na rin talaga yung kanyang location. Sino nakapunta na sa San Jose? Wala pa? Sa ano si Tarlac? Kapunta na kayo doon? Ganda location na wala sa bundok. Famous doon na binibisita nila yung... yung lugar doon, yung kuya ng pinopromote ng Tarlac. Pupunta sa bundok. Parang kuya ng mga pare. Ano tawag doon? Kalimutan ko na. Sanctuary ba yun? Parang
May mga simbahan ng Katoliko doon, malaki. Basta maraming pupunta na yun, kasi lumasal din ngayon, daming bisita, daming pupunta na masakyan. Ano ba yun? Pinapromote ng provincial government pero connected sa Roman Catholic Church. Merong simbahan, merong ano ba yung mga kumbinto? Parang kumbinto. Something like that. Anyway, nasa taas kasi ng bundok, makita mo yung kabundukan ng San Jose. Magandang tanawin. So, ngayon, ang tema na gusto ko ibahagi ngayon, the godly living in ungodly living. Kasi ang topic nila doon, yung pinaka-theme nila doon is godly living in ungodly world. So, makita natin, yung ungodly world doon na tinutukoy, walang iba yung sinasabi na Apostle Paul na ano, present evil age. We know na ang ating dispensation ngayon, dispensation of the mystery, dispensation of the grace of God, but other terms na in the negative side, tinawag ito na Apostle Paul na present evil age. So, biblically, makita natin yan na sa mga huling panahon ngayon, talagang mangyayari. Kung mga nangyari noon na sinabi ito ni Peter, Apostle Peter, yung mga angad ni living noon, ngayon nadagdagan pa. Sabi ko nga, wala naman noon internet, wala naman noon yung mga nakikita sa social media. Siguro kung nangyari yun, ilalagdag pa yun ni Apostle Paul, ay ni Apostle Peter. Kahit kay Apostle Paul, maraming mga bagay-bagay na nakakatukso sa mga tao noon na hindi mamuhay ng tama. May mga panahon na yung mga Christians, lagi na silang mananampalataya, pero sometimes, natutukso pa rin. Okay? Nai-influence pa rin ng kaaway para balikan yung maling mga gawain. So, of course, sa atin ang mga matured na, parang maybe nalampasan natin yun. Pero yung mga kabataan, talagang aware sila noon. Especially na ngayon na very high-tech na. Talagang sabi ko, pag hindi kayo nag-iingat, it's in the, sa fingerprint na ninyo. Makita nyo kung ano yung pinaka-worst ng mundo. Pag wala kayong disiplina, may smartphone kayo, computer kayo, meron lang kayong data, ando na. Ando na. Kita mo na yung kabahuan ng mundo. Anong ginagawa ng mga tao. Yung technology, maganda yon. Pero pag hindi natin na-discipline na ating sarili, isa yun sa mga gagamitin na ni Satan para tayo hindi maging matagumpay na mananampalataya. Sabi ko sa kanila, yung technology, yung mga gadgets, parehas lang yan. Napupunta kayo sa department store, maraming mga gandang bilihin. Pero meron doon liquor, meron doon lason, meron doon mga ka-overdose. Bahala ka magpili. Kukuha ka ba ng lason, iinumin mo, o pupuha ka doon ng magandang pagkain ng physical. So, ganda naman yung response ng mga kabataan. Si Jarel, ayaw ko, nakatulong ba yun sa'yo, Jarel? Yung mga lecture doon sa camp? Talaga. So, kasi rigid yung lecture. Hanggang lecture pa, pauwi na, nagdi-lecture pa. first day, may lecture, dalawa yata yun. Second day, tatlo. Tapos, last day, meron pa. So, but, kita mo yung response sa mga kabataan, kahit yung mga kabataan doon sa La Union, tapos sa Apulid, makita mo yung response nila, kung pasalamat sila, na at least narinig nila yung mga turo tungkol doon. So anyway, sa topic natin, godly living and godly living, dalawa lang ang punto na gusto kong ibahagi dito. What is ungodly living? Pangalawa,
what is godly living. So basically, makita natin yan sa sinulat na Apostle Peter, yung ang godly living, in my own understanding, opinion, dinagay ko dito, ang godly living is an attitude pertaining to flesh, the devil. Okay? Kasi nabanggit na Apostle Peter na yung devil is like a roaring lion. Even si Apostle Paul, nabanggit niya na ang kaaway natin, hindi flesh and blood, but again, principalities of this world. So, pag yun ang naka-influence sa atin, of course, mananampalataya na tayo. Pero pag yun ang nag-i-influence palagi sa atin, mahina tayo spiritually, most probably, matatalo tayo. But, of course, ang karaniwan na nangyari ito yung mga ungodly living, yung mga unbelievers. Okay? So, pag sinabi natin na the devil, wala iba tayong tinutukoy doon? Si Satan. Okay? Maraming galamay si Satan. Nandun na yung devil. Nandun yung prince of the power of the air. Okay, yung angels of light. Maraming binigay ng scriptures kung sino yung mga kasama niya ng mga fallen angels. So, ang dami noon. Minsan, napakahirap yung kung nag-a-appear na like an angels of light. We thought na very good itong tao na ito, very good yung teaching na ito, pero hindi pala. Galamay pa pala yun eh, Satan. Doon nabubulag ang karamihan ng mga tao. Okay? Sa mga unbeliever, pag nag-appear si Satan as an angels of light, patay. Maraming naluluko. Pag pumasok si Satan sa religious people, talagang, yung, kasi, yung droga, yung drunkenness, very obvious yun, di ba? Lahat na tao, ayoko niyan. Masama yun. Pero pag pumasok doon sa religious people, ang hirap. Eh, you're updated kayo kay Kibuloy, di ba? You're not kay Kibuloy. Pag nakita mo yung mga pinapablis tungkol kay Kibuloy, talagang hindi mo alam kung nagbibiro yung mga tao. Pero makita mo yung mga nanunod sa kanya, mga fanatic sa kanya. Sabi nga, sa pinag-aaralan namin, sa mga Pilipino, ang followers niya almost 4 million. Sa foreigners, 2 million. Yeah. Yan ang followers niya. Talagang, ang grabe yung talagang pag nagturo siya, strategy niya, mangingilabot kapag alam mo yung scriptures. Kung paano niya tinitis ang scriptures. Kasi remember, may background siyang, Grace. May background siya sa dispensational study. Kaya niyang baloktutin yung scriptures ayon sa kanyang ginagaya niya yung mga kung paano nag-appear ang Panginoon sa kanya. For example, 7 years ba siya sa bundok na nag-appear sa kanya ang Panginoon. Tapos ang palabas niya, tapos na yung church age, natas na sa kingdom na tayo ngayon, wala nang rapture, nag-rapture na siya na yung appointed Son. Si Jesus Christ, Father na, yung anointed Son, si Jesus Christ naging ang Father. Okay, kaya sabi niya, tinalo ko na si Satanas. Akin itong sanlibutan. So, para kayo maligtas dumaan kayo sa akin. Grabe. Pakpakan yung mga follower niya. Pag nakita mo yung kanyang teaching, talagang mangingilabot ka. Ganyan kung paano na penetrate ni Satan yung mga tao, he appears as angels of light. Okay? So, tinalo niya lahat ng mga cults na lumabas. New Jerusalem daw yung Dabao. Dabao, New Jerusalem, Pilipinas, New Israel, at dito na yung kaharian. Kung si Manalo sabi niya, anghel siya o kaya sugo siya, propeta siya hindi. Son of God. Appointed Son of God. Kung si Pope Vicar of Christ, atalo niya. Okay. Kung si lahat ng mga kots, iba nga apostles, iba mga pastor siya.
na-promote yung ang masakit sa loob, ang tawag sa kanya ng mga tao, Pastor Kay Buloy. Tatawagin siyang Pastor. Dapat sana baguhin na, gawin ng ano, God, son of God, para hindi nararamay yung mga pastor na nag-preach ng katotohanan. So, grabe yung kaya niya, yung palabas niya. So, yung mga, yung quotes sa pinag-aralan namin sa Bible school, kasi tinuturo ko ngayon, hindi ko mga, dapat, idagdag mo talaga yon. Yung present, kaya wala sa book, malapa yun sa book. Yung mga, dagdag ko yung mga cults ngayon na modern cults, kasi para maging aware Bible student, kasi nagtatanong siya, ano ba yung pananampalataya ito ng mga naririnig nila sa TV, mga bagong mga lumabas na mga cults. So isa yan, na very obvious na pag the devil mag-appear as an angel of light, na pakahirap sa mga unbeliever na madetect na totoo ba. Parang talagang kuya siya. Naniwala talaga sila. Okay? Naniwala talaga siya na siya ang Messiah na. Siya na ang Son of God. Matindi. Okay? Kahit na binubulgar na yung mga kanyang hindi magandang ginawa, na pinapabinta niya yung mga bata ng mga puto-puto, pinabinta niya ng mga ganito, tapos binibigay sa kanya, hindi pa rin maniwala kasi sa kanya pagsubok lang ngayon. Kasi nung nag-umpisa, hanggang ngayon, nagmamalimos yung kanilang mga bagong member para makasali sa kanya. Kahit sa abroad, yun ang ginagawa nila. So, kaya paminsan hindi nagpapakilala na kay Kibuloy sila. Biri ko yan sila. Para ang paliwanag niya, binigyan daw sila ng mind para gawin yon. Hindi naman daw yung pagsisinungaling. Hindi na sinasabi kung saan sila. Meron na sila. So, nabribrin na yung mga bata, kabataan, magpuporsige sila para makain. Parang yun ang first step nila para maging member sa kanilang kaharian. Pagsubok daw yun sa kanila. So, matindi. Nandun na kay Kibuloy. But anyway, siya nang napaka-tindi na yung ang God-deliving na nangyayari ngayon, ang mahirap doon, isa na tayong mananampalataya. Tapos, kasi may mga ibang mga nagsasabi na dati galing sila sa ganitong sikta, galing sila ng sikta, tapos nasali sa kanila. Aywan ko, sana wala akong marinig na galing sa Greece na kasali sa kanila. So, ngayon, sa sinulat na Apostle Peter, tingnan natin yung mga obvious na makikita natin dito na ang God-deliving. Sa 1 Peter chapter 4:3, yung mga binanggit dito ni Apostle Peter, ito buhay na buhay ito sa ngayon, sa mga unbeliever. Buksan na sa chapter 4 verse 1. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo naman ay dapat maging handa sa pagtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa pagkakasala. Ang pinagkaukulan niya ay buong panahon sa buhay na ito at ang kalooban ng Diyos, at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Okay, sa mga naginang mananampalataya, dapat kalooban ng Diyos ang dapat gawin natin. Sabi niya, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga di kumilala sa Diyos. Okay, ano ito? Una, kahalayan. Okay? Kahalayan ang unang binanggit na Apostle Peter, sa English, lewdness. Okay? Pangalawa, masamang pita ng laman. Lust of the flesh. Okay? Paglalasing. Walang taros na pagsaya. Mga pagiinuman. Mga karimarimarim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, pag ito'y narinig ng mga unbeliever, tumpak na tumpak ito sa kanila. Ramdam na ramdam nila kung ano yung
pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, of course, ang ibang religion, yung idolatry, kanilang pagsimba, marami silang excuses doon. Okay. Of course, yung lust of the flesh, marami silang mga excuses doon. Mga religious people, hindi naman kami gumagawa niyan. Okay. Pero yung mga hindi makakontrol sa sarili nila, bilong man sila sa isang sikta, especially yung sikta sa atin sa Pilipinas na napakalaki, Roman Catholic Church, sila ang nag sila talaga ang nangyari nandun sa kanila. Pwedeng pag Sunday nandito, tapos pag Sabado, ibang ginagawa. Monday to Friday, ibang ginagawa. Pag Sunday, pwede magsimba. Pero pag weekends, pagpipili sila ng panahon no, na ma-involve sila. Kasi sa kanila, kasiyahan yon. Okay? Ang tawag nila, Apostle Peter, kahalayan. Okay? Masamang pita ng laman. Magkakasama yon. Paglalasing. Sa inyong mga lasinggo. Marami excuse. Hindi naman ako naglalasing. Nag-inom lang. Hindi naman ako lasing, di ba? Pero, makita mo, pag nakipag-inuman, pag lasing na, hindi lang makontrol ang sarili. Sa La Union, may mga time na mga sympathizer doon. Lagi na sila, sali na. Pero dahil sa hindi niya mapigilan yung makipag pag may birthday, i-entertain yung kanyang mga kaibigan, makiharap yun sa kanila. Di makatiis na mag-agay din. Siyempre, nakakita ng mga iba doon. Kaya, makita muna, naglalaylo sila sa pagsimba kasi nahihiya sila. Okay. Nahihiya sila. Yung mga kabataan, madaling sabihan. Pero pag yung medyo matanda na, na binabalikan yung ganyan na gawi, mahiya sila na magsimba. Yung mga kabataan, minsan may isang bata, kababataan doon na mababalitaan mo na ganon, pag may birthday. Galit na galit yung kanyang tatay. Kasi ganito, nagumotor pa naman siya. Kaya palagi namin binawarningan, mag-ingat ka. Kasi trabaho niya may motor, tapos nakipag-party ka, nakipag-inuman ka, karamihan ng na-aksidente sa motor, ano, nakainom. Hindi lasing, nakainom. Kasi pag lasing, hindi na yung makadrive. Buti pa kung nalasing. Pero pag nakainom, kaya ko to. Pero iba na. Okay. Kahit four-wheel drive, ang drive mo, pag nakainom ka na, iba na ang timplada. Minsan, nasagi ako ng lasing. Alam mo kung paano pinapatunayan. Hindi, yung pulis, hindi basta siya makasabi doon na lasing. Pupunta yan sa hospital. Ang doktor ang mag-certify kung lasing yon. Nakita kung paano tinitesting. Patayuin nyo ng ganyan. Pag hindi siya mag-STD. Okay, papalakarin siya. Pag iba, ano ganyan? Sige, lasing. Patunayan ng pulis. So, ganyan. Pag nakainom, hindi man lasing, pero hindi ka siya makalakad ng diritso, ang timplada niya ay iba. So, just imagine, sa church, mayroong ganyan na pumupunta. Siguro, hindi ko alam kung paano makapagsimba na mayroong katabi niya na nangangamoy. Unless na lang siguro kung baguhan siya. Pero pag dati na siya na kasama, tapos may naamoy, iba na yon. Karamihan sa mga Grace Believers, pag sila'y nasasangkot sa ganyan na bisyo, parang ini-excommunicate nila yung kanilang sarili. Ayoko magsimba. Hanggang hindi niya nakita yung kanyang sarili na righteous sa Panginoon. Hanggang may issue siya, hindi niya kaya na pumunta sa church. Hanggang meron siyang issue sa ganyan. Karamihan ng mga grace believers, kaunti lang yung mga grace believers. So, isa ng issue yun. Pag nakipag-inuman ka, grace believer ka, mahihiya ka na pumunta pa sa simbahan kasi nakikipaglasingan ka. Then, another one, walang taros na pagsaya. Okay? Revelries.
Nangyayari ito, of course, sa night red light district. Sa mga unbeliever, yung kasiyahan sa amin dun uso, pag may birthday, kahit anong hirap ng buhay, merong karaoke yun. may handa kahit anong makita mo, anong klase ng pamumuhay nila, nakita ko isa na, basta may birthday, mag-uupayin ng karaoke, ng bagay, 801 lang. Man, hanggang alauna, alas dos, alas tres, kantahan. May iba, minsan nag-asawa agad, mga alas dohi, tapos na yun. But yung iba, sige, kasi kasiyahan nila yun. Siguro sabihin nila, once in a year lang naman. Kaya lang, pag lima yung member sa family, so, limang bisis merong karaoke doon. Kung ang kapitbahay mo, ilan yun, bawat birthday may karaoke, ang hirap. Buti lang dito, hindi uso yun, bawal. Sa parang yun lang pinaka-bisyo doon sa barangay namin pag may birthday. May kantahan, may inuman, may karaoke. Pero at least, nung mga una lang na panahon na merong nag-aaway. Okay? Pero ngayon at least, nung karoon ng tukhang, hindi na takot na sila. Siguro yung mga adik-adik doon, wala na. So, sa syudad, walang taros na pagsaya during weekends. Baka sa Red Light District, dami niyan. Sa barangay namin noon, sa uso sa amin doon yung, wala kasi hindi dito yung uso pistahan, di ba? May pista dito, pero walang prosesyon. Walang handaan. Walang sayawan. Sa Bicol, pag may pista, ayaw ko sa iyo, pero karamihan, basta may pista, 9 days yan na magkuprosesyon. Kasama yung petro nila. Pinapanalingin nila yan, tapos ikot yan. 5 araw yon. Every night, may mag-i-sponsor niya ng pagkain para doon sa mga bata. Pag 2 days bago kapistahan, meron na, may misa, tapos pagkagabi, merong sayawan. Okay, minsan orkestra o kaya kumbo. Sa sayawan, magbabayad yung